sa lahat na humahawak ng barrel, no? Para alam to, lalo na doon sa mga baguhan, sa mga beginner, no? Sa mga bago pa lang nagkaroon ng barrel o humawak ng barrel. So dapat alam tong 4 rules of gun safety na to. Hi mga ka-sniper, welcome back ulit sa ating channel. Ito ang inyong Papa Sniper TV. Ngayon, yung topic natin ngayon tungkol sa 4 rules of gun safety, no? So ipapaliwanag natin ngayon yun, yung 4 rules of gun safety na yan, para sa kaalaman ng lahat, sa lahat na humahawak ng barrel, no? Para alam to, lalo na doon sa mga baguhan, sa mga beginner, no? Sa mga bago pa lang nagkaroon ng barrel o humawak ng barrel. So dapat alam tong 4 rules of gun safety na to, no? So bibigay natin, papaliwanag natin sa isa. So una, number 1, ito yung treat every firearms as it were loaded, no? Pangalawa, never point a gun at anything you are not willing to destroy. Okay? So number 3, ito yung keep your finger of the trigger until ready to fire, no? So pang-apat, be sure your target and what is behind it or around it, no? Dapat sa paghawak natin ng baril, alam natin to, tong 4 rules of gun safety na to. Pag alam natin tong 4 rules of gun safety na to, 100% hindi tayo magkakaroon ng criminal liability o hindi tayo magkakaroon ng problema o hindi tayo madidiskrasya, no? Kasi pag hindi natin alam to, nandyan yung posibilidad na ma-accidental firing ka, no? Pag na-accidental firing ka, mayroong tamaan yan, pananagutan mo yun, kakaproblema ka na dun, no? So kaya dapat alam natin to, itong 4 rules of gun safety na ito. Kaya papaliwanag natin isa-isa para sa kaalaman at alaman ng mga kapatid natin, no? So una, number 1, treat every firearms as it were loaded, no? So lagi na, pagka tayo may baril, may dala-dala tayong baril, lagi natin i-assume na yung baril natin may laman, loaded siya lagi, no? So pagka-loaded yung baril natin, i-assume natin lagi, kumbaga, nasa isip natin lagi na laging loaded yung baril natin, i-assume natin lagi para makaiwas tayo sa kung saan-saan natin na lang itutok na lang yung baril natin. Kasi pag loaded yung baril natin, pag loaded to, itong baril natin, pag loaded, itong hammer niya, nakakakyan. No? Loaded dito yung baril niya, loaded dyan. Once nakakakto, once na nakaangato ganyan, once na nakaangat yan, pag kinalabit mo to ng trigger na to, papalo yan dun sa firing pin, no? Pag pumalo yan dun sa firing pin, puputok na yan. So hindi ka sigurado, no? Kung sino yung tatamaan yan once na pumutok yan. Kaya nga dapat lagi natin i-assume na yung baril natin loaded lagi, no? May laman yan sa wala, i-assume natin lagi na laging loaded yan, no? Mga ka-sniper, napakahalaga yan. Always assume the gun is loaded, no? Lagi natin i-assume yan na loaded yan. Sabi nga nila, ang baril daw may isa
may sa demonyo yung baril. So ako, hindi ako naniniwala doon na may sa demonyo yung baril, no? Nasa atin kasi yan, mga ka-sniper, no? Nagluload tayo, minsan, nakakalimutan natin, no? Kaya pag kinalabit mo, mahilig kang kumalabit, ayan, mahilig kang kumalabit, puputok yan. Hindi mo alam, loaded pala yun, no? Kaya sinasabi nila may sa demonyo kasi nakakalimutan nila na may laman, no? So, kung isipin kasi natin, pagka in-assume natin lagi yung na yung baril natin na hawak laging may laman, no? Once bunutin man natin yan, ano ba, pumasok kayo ng bangko, kapasok kayo ng bangko, siyempre bawal yung baril doon sa loob. So, i-turnover mo to sa mga security, no? Pag mag-turnover ka sa mga security, siyempre, assume mo na siya, na-loaded siya, no? Punta ka doon sa safety area, release mo lang yung magazine, no? Para ma-check natin kung loaded. Tapos, dito ka, i-kasa mo siya, ganyan, no? Pag kinasa mo yan, ganyan, tatalsik na yan. Kung may bala yan sa loob, tatalsik na. Tumating, tatalsik agad yan, no? Ganun yun yung sa ano natin, para makaiwas tayo, no? So, proceed tayo sa pangalawa, mga ka-sniper. So, yung pangalawa natin, no? Never point a gun at anything you are not willing to destroy. So, ibig sabihin, pag may dala kang baril, meron kang bit na baril, no? Huwag mong itututok kung saan-saan, no? Kasi once na natutok, itutok mo yung baril mo kung saan-saan at hindi mo naman babarilin, makakasuhan ka niyan, no? Huwag mo itututok yung baril mo kung saan-saan pag may dala ka. Mas maganda yan kung may dala kang baril, lalo na pagka long firearms, may M16 mga ganyan, may M4, mga long firearms dala mo, lagi na sa baba, nakatutok sa baba yan, pababa lang, lagi lang naka-sling yan, kaganyan, sa baba, no? Huwag itututok kung saan-saan. Kahit anong baril dala mo, pagka naka-Mexico naman, caliber naman yung dala mo, or sa mga security guard revolver, yung 38 revolver, no? Nakasukbit naman yan sa baywang nila, no? Kahit dun sa mga law enforcement agency natin, sa mga police, nakasukbit lagi yan sa baywang nila, no? Kung may dala mo silang mahaba, kung mahaba mo silang dala, kung mapapansin natin mga ka-sniper, kung may dala mo silang mahaba, nakatutok naman sa baba lagi. Ganun din naman yung security, mga security guard natin, no? Pagka naka-shotgun sila, nakikita natin yung dulo ng baril nila, lagi nakatutok pa baba, no? Iyon yung number 2, no? Never point a gun at anything you are not willing to destroy, no? Kung hindi mo naman babarilin, huwag mo itututok, no? Okay, proceed tayo, mga sniper. Proceed tayo sa number 3. Yung number 3 natin, keep your finger trigger off, no? Until you're ready to fire. Okay, ito yun. Yung number 3 natin, keep your finger trigger off, no? Until ready to fire. Ibig sabihin, ito yung baril natin, no? Yung daliri natin, ito. Itong daliri natin, huwag natin ipapasok dito na ipapasok dito sa trigger. Ito yung trigger. Nasa loob, no? Huwag natin ipapasok dito na ipapasok. Keep your finger trigger off. Lagi lang siya sa labas, no? So kung mapapansin natin, mga ka-sniper, yung mga barrel, meron ganito. Ayan. Meron siyang parang ano dito, yung bilog. Na ang purpose nito, para naharangan itong trigger, no? Hindi ka agad siya, didiretso doon sa trigger, no? So ang sinasabi sa number 3,
keep your finger trigger off until ready to fire. No? Ito yon. Yung daliri mo, lagi sa labas. Pagka puputo ka na, tsaka mo ngayon papasok dito sa loob, sa trigger. No? Ito yung keep your finger trigger off. Ito yung sinasabi dito sa number 3. Huwag basta-basta ipapasok yung daliri kung hindi mo naman ipuputok. No? Ganun yun. Keep your finger trigger off. Ulitin ko, yung daliri laging nasa labas. Dito lang muna yan. No? Dito, sa may bahay-bahay na to. Tsaka mo lang siya ipapasok sa loob pagka ready mo na siyang iputok. Pero kung hindi ka naman, hindi mo naman ready iputok yan, huwag ipapasok. No? So, malinaw yun mga ka-sniper. Keep your finger figure off until ready to fire. Okay. So, maliwanag yun. Malinaw yun mga ka-sniper. No? Yung daliri, sa labas, yung ipapasok mo lang siya sa loob kung ready mong iputok. No? Huwag basta-basta ipapasok yung daliri dito. Kasi, mamaya, may hinahabol kang masamang tao. Sa pagtakbo mo yung daliri mo nandito sa loob, may posibilidad siya mamaya matisod ka lang, madulas ka konti. Sa paghabol mo, mamaya madapa ka, makakalabit mo to. Once na makalabit mo to, puputok na siyempre yan. No? Kaya yan ang sinasabi niya sa number 3. No? Lagi lang nasa labas yung daliri. Ito, sa labas lang. Papasok mo lang siya sa loob pag kakalabitin mo na yung baril mo. Okay, so malinaw yun mga sniper na. So proceed tayo sa number 4. Number 4, ito yung be sure of your target and what is behind it or around it. No? So dapat sisiguraduhin natin yung target. Yung target natin, ano sa unahan, siguraduhin natin kung yung ba yung target natin at yung mga nakapaligid sa kanya, nakapaikot sa kanya. Okay, identify din natin na yun nga yung target. No? Isiguraduhin pa natin yung nandun sa paligid niya. Sino-sino ba yun? No? Mamaya, identify mo na yung target, pinutukan mo ngayon. Eh, buti na sana kung sharpshooter ka. Eh, daming civilian sa nakapaligid sa kanya. No? Napakaraming civilian. So, madadama yun. Kaya ito yung sinasabi dito, be sure your target, no? Siguraduhin ang target at yung mga nakapaligid dito. Okay. Maliwanag tayo dun, mga ka-sniper, no? Hindi yung basta-basta tayo puputok na nasigurado na nga natin yung target tapos hindi naman natin sigurado yung mga nandun sa paligid. Napakaraming civilian doon sa paligid. Hindi mo naman pwedeng putukan yun. No? Kasi mamaya, pinutukan mo, kamali ka, eh, civilian yung tinamaan mo, hindi, buong kanana ka dyan. Karoon ka pa ng problema. No? So, yun lang mga sniper. So, sana, may natutunan kayo sa ano ko na to, sa video ko na to. Kung bago ka pa lang sa channel ko, sa channel ni Papa Sniper TV, subscribe mo and then hit mo lang yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. No? Maraming salamat po.